Handa raw ang Russia na tumulong sa Pilipinas sa gitna ng walang prenong taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Yan po ang tiniyak ng ambassador ng Russia sa pagharap niya kay President-elect Bongbong Marcos. At nakatutok si Jonathan Andal. Nakausap kanina ni President-elect Bongbong Marcos ang ambassador ng Russia na si Marat Pavlov. Nag-alok daw ng tulong ang Russia sa gitna ng walang puknat na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas, na ang isa sa mga dahilan ay ang pananakop ng Russia sa Ukraine. We are ready to cooperate with the Filipino side and extend our helping hands to satisfy the needs in sources of energy. Saglit din daw nilang napag-usapan ang giyera ng Russia at Ukraine. Sabi ni Ambassador Pavlov, gusto raw ni Marcos na ipagpatuloy ang anyay independent policy nito tungkol sa sigalot ng dalawang bansa. As far as I understand, President-elect would like to continue his independent policy and to cooperate with the Russian Federation. Noong panahon ng kampanya nitong Marso, sinabi ni Marcos sa isang ambush interview na wala siyang papanigan sa Ukraine at Russia. I don't think there's a need to take a stand. It is, we are not involved except for our national. I worry about our national. Pero makalipas ang ilang araw, naglabas ng pahayag si Marcos na kaisa raw siya sa panawagan sa Russia na irespeto ang kalayaan ng Ukraine. Sa UN General Assembly, bumoto noon ang Pilipinas para kondenahin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Pero nitong Biyernes, sabi ng susunod na National Security Advisor na si Clarita Carlos, walang papanigan ng Marcos administration sa gulo ng Ukraine at Russia. Siguro, we will take a neutral stance. Yun naman talaga ang ginawa natin from the beginning. And we have a very robust relationship with Russia. Russia might be able to supply us with our much-needed oil and gas. Should take advantage of that. Bukod sa Russia, nakausap din ni Marcos kanina ang presidente ng ADB o Asian Development Bank na si Masatsugu Asakawa. Tiniyak nito na susuportahan nila ang mga prioridad ng susunod na administrasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Ang ambassador naman ng Egypt, inimbitahan si Marcos sa COP27 o ang 2022 United Nations Climate Change Conference na gaganapin sa kanilang bansa sa Nobyembre, bagay na susubukan daw daluhan ni Marcos. Sustainable energy naman ang pinag-usapan ni Marcos at ng ambassador ng Denmark, habang ang ambassador ng Israel tinalakay kung paano makakatulong ang kanilang teknolohiya sa mga prioridad na programa ni Marcos gaya ng agrikultura, food security at trabaho. Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.